Napaka-espesyal po ng ating umaga dahil sa espesyal nating bisita. Abay, sabi nga, dekada 80, yun talaga, nagsimula ang kanyang karera bilang singer matapos siyang manalo noon sa Dream Girl Filipina. Isa pong contest yan mula sa hit TV show na The Party na ang host naman ay si Senyor Ariel, hindi ba? Di nagtagal ay naging miyembro siya ng The New Minsters kung saan kasama niya ang mga mahuhusay na singers at composer ng ating bansa. Mga kapamilya, award-winning singer and songwriter, Miss Joey Albert. Maga kay Ganda. Hi, Joey! So nice. This is as much a throwback for me as it is for the rest of you because I'm here with my mentor, Ariel, and my good old friend. Oo nga. Naku, anong pakiramdam na up to now, eh, mga girls lalo na, kapag medyo na ano sa pag-ibig ay ang naaalala nila ay yung mga songs. You know, like ang sinasabi, kapag nagsishow ako sa mga ibang bansa, sa Amerika, ang pinaka masarap na pakiramdam is yung pag umaawit ako ng mga kanta ko, lahat sila umaawit kasama ko. Yes. So, you know, for me, more than any award or anything na nakamit ko sa buhay ko, yun, that's a crowning glory for me talaga. Mm-hmm. So dapat eh makarinig na tayo ng sample para naman talagang ma-throwback Thursday na tayo. sample na. Para kami naman ang kiligin. Oo. So bihira lang itong pagkakataon so, mga kilig kapamilya. Kaya narito po muli si Miss Joey Albert. Thank you. Strain from way back when, every note and every line, it's always been a favorite song of mine. It used to haunt me so some years ago, reminds me of a boy still brings that certain glow, and the words still sing a love I know. It isn't quite the way it was before. I remember the boy, but I don't remember the feeling anymore. If we knew our love would never end, but seasons change and time erases the tears as swiftly as the ripples disappear. So while the song still brings that certain